Sana naman po eh, huwag niyong pag-isipan ng masama ang tulong na ibinibigay ko kayo. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang eh, nagtataka lang po ako gawa ng hindi naman niyo siya kamag-anak. Hindi naman niyo siya paano-ano. Bakit po gustong-gusto niyo siyang mag-aral? Tapos po, gusto niyo magtrabaho siya sa inyo? Bakit nga po? Alimbilin, naiintindihan ko yung pag-aalala ninyo. Eh, sana naman po eh, maintindihan niyo rin ako. Kung tutuusin eh, pareho po tayong sitwasyon, hindi po ba? Ano po ang ibig niyo sabihin? Hindi niyo naman totoong anak si Juan. Pinalaki, inalagaan, at inyong minahal, hindi po ba? Sir Samuel, sobra. Mahal na mahal ko si Juan. Ako naman po eh, parang tunay na anak ang turing ko sa kanya. Huwag po kayong maglala, wala po akong masamang intensyon. Wala akong iniisip na masama. Ang gusto ko lang talaga yung matulungan si Juan. At sa tingin ko naman eh, ganun din po ang gusto niyong mangyari, hindi po ba? Opo. Salamat po. O sige po. Ano na ako? Sige. Father, magandang umaga po. Kawan ka ng Diyos. Mahari po ba magtanong? Meron po ba kayong kilalang isang misyonero dito sa parokya niyo na nagngangalang Brother Jules? Brother Jules? Pasensya na anak, pero wala akong nakikilalang misyonero na may ganyang pangalan dito. Sigurado po kaya? Sigurado ako, anak. Dahil direkta akong nakikipag-usap sa kanilang lahat. Wala akong naaalalang Brother Jules na nakadistino o nadistino man lang dito noon. Maraming salamat, Father. Ano nangyayari dito sa mga? Napalam ko kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Brother Jules. Hindi ako naniniwala na siya isang misyonaryo. Bakit, Ama? Ano ba talaga ang koneksyon niya kay Juan? Yun ang gusto kong malaman. Sino ba talaga si Brother Jules? At ano ang totoong paka niya kay Juan?